Sir, ano po ang gist nung filing nyo sa CA today? Nag-file pa tayo ng petition for certiorari, mandamus, injunction with prayer for TRO para ma-stop yung tinatawag na suspension na ginagawa ng NTC laban ng SMNI. Kasi we believe na bakit sila naparato ng penalty ng suspension na wala pang due process. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin na wala pa namang complaint, wala pang specific na violation na sinasabi nila para masagot natin. So in the meanwhile, nag-file po tayo ng injunction dito po sa Court of Appeals on the ground na violation ng due process. Second, parang nakinig sila, parang na-influensyan sila ng House of Representatives. Kasi gumagawa sila ng decision ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department. Hindi siya dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Para humingi ng justisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Aparente yung tatlo doon, hindi na alam yung ginagawa nila. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Okay? Ginawa nila, sinara nila kami, sinupin nila ang aming karapatan sa mamahayang pamahayan without giving us our day in court. Imagine po, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari mas kalino man dito ngayon sa press conference na ito. Sir, as a former congressman, yung bang ginawa niyang NTC na pinakikinggan yung resolution ng House, sa tingin niyo po ba valid yun? Hindi lang former congressman, ha? Ako po isang practitioner sa NTC mula 1991 pa. Hindi po valid. Ang ginawa sa House ay isang investigation in aid of legislation, inquiry in aid of legislation. Ang NTC po ay may quasi-judicial powers. Iba po yun. Quasi-judicial powers, iba po yun. Ginawa ng NTC, inadapt niya yung ginawa ng House. In short, nag-surrender ang NTC ng kanyang kapangyarihan dito po sa Kamara. Pag hindi po kasama ang House sa inyong responder? Hindi po, kasi ang order para isuspend ang SMNI galing po sa NTC. Tama. Pero po yung basis nila, according to their press release, at least, is yung resolution ng House, which was based on the hearings. Kaya po, no, sila po ay may quasi-judicial powers para silang judges. Eh yung judges na ito, sinurender ang kanilang kapangyarihan. That is why nandito kami ngayon. Hindi maaaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yun, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurender nila. Inibab nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yun. Mali. Nawalan sila ng independence. Yung kaso ng NTC, pending pa yon. So iba yung kaso ng SMNI doon sa NTC kasi we were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan na kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito. Inabuso po nila yung kapangyarihan nila. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is only in aid of legislation, paggawa ng batas. But hindi ibig sabihin na yung ginagawa ng mga congressman natin, they are not exercising quasi-judicial function. That power is vested sa NTC. Pag in-adopt nila yung tinatawag na recommendation ng
House of Representatives without prior hearing, without investigation, or we were not given opportunity to explain our side, that is in violation ng quasi-judicial function, separation of power, and most especially yung tinatawag na due process clause ng ating salikang batas, and ang pinaka-importante, yung freedom of press and freedom of expression. That is one of the highest constitutional right dito sa ating bansa bilang isang democratic and republican government. Attorney, why po no? Why po appellate court? Bakit hindi po lower court? Kasi under the new rules, pag quasi-judicial bodies, like for example, MTC, ang may authority or may jurisdiction is the Court of Appeals. Kasi may bagong rules tayo ngayon, yung tinatawag na revised rules of court, nakalagay doon na only pag may kaso na i-file under a quasi-judicial bodies, ang may jurisdiction with respect to certiorari to admission is the Court of Appeals. Yung kuwaitigan sa masa para sa masa at yung laban sa tamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Diba dapat yung kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo yung sabihin na buong network ay may kasalanan? Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Diba nagkampa ka ng complaint, allegation lang yun, wala kang preba. Pakinggan mo muna kami. Dito sa NTC, sinabihan na kami na maglabas, no? Chokos. Bakit hindi kami sisara? No? Permanently. Kasi sinara na kami temporarily. Bakit kami pinwersa ng NTC na magpresentar ng ebidensya laban sa amin? Alam nyo ba, NTC, quasi-judicial power, alam nyo ba nagreklamo, NTC rin? So, ang NTC ngayon, judge, jury, and executioner. Bakit po sinabi na executioner? Kasi po, ano man ang findings dyan na kailangan i-execute, sila rin mag-execute. Ano ba yun? West di Cuchillo? Aba, lutong Macau ito. Ang under the new yung tinatawag na Shoko's order ng NTC, may suspension ang pinalabas ng NTC immediately executory. That's why ang ginagawa natin, we're asking the Court of Appeals na mag-issue ng TRO to stop the implementation of the Chokos order and also the suspension order ng NTC laban sa SMNI on the ground na it is in violation ng due process ng ating salikang batas. And of course, ang dami nating argument, lalo na yung tinatawag na separation of power na in this case, klarong-klaro na na-violate ng NTC kasi surrender nila yung kanilang authority, yung tinatawag na quasi-judicial authorities kasi hindi na wala ng investigation. Yung investigation ng House of Representatives, yun ang ginawa ng basihan. Don't forget, ang investigation ng House of Representatives is in aid of legislation. The House of Representatives, they are not exercising quasi-judicial function. So yun ang basihan namin sa pag-file dito po sa certiorari, prohibition, mandamus with TRO. I-file natin dito sa Court of Appeals and hoping the Court of Appeals will issue a temporary restraining order pending the issuance of the resolution of the main case. Mark, ito ah. Alam mo, assume ganun. No? Dapat yung pabigyan mo, i-explain mo. Kami, sa kamera, hindi kami pina-explain. Yes or no lang. Mabuti pa dito sa harapan niya, nag-explain kami. Dapat kayo na lang po, please match ako, please email. Ano tuloy yung operation ng SMNI sa kahit na may suspension na inisyo ng NTC, tuloy ang operation, tuloy ang mga programa natin. But of course, aside sa yung radio lang na nawala at saka yung TV, but the social media, nandyan pa rin yan, yung other platform, tuloy pa rin. Okay, tama ka. Alam mo, anong impact po sa lahat? Sa industriya, sa ibang mga radio station, sa ibang TV station, sa mga dyaryo. Anong epekto? Chilling effect. Kakabahan ka na. Bawal pa lang mag-criticize sa office of the speaker. Yun ang ano eh. Bawal pa lang mag-criticize sa members ng mga ng kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagkabubusal sa SMNI. Bawal pa lang mag-criticize. Bakit namin bawal mag-criticize? Pera ng pamalaan yun eh. Pera ng taong bayan yun eh.
So dahil sa suspension na inisyo ng MTC, hindi lang nawala yung gikan sa masa at sa kalaban kasamang bayan, yung program ko din na Pinoy Legal Minds program ko ni Attorney Rolex Suplico, nawala din. So it means that there is really a violation sa ating tinatawag na freedom of press and freedom of expression. Ang ginagawa ni Ka Eric, nagtatanong lang. But granting na hindi tanong yun, may statement na ginagawa. Tapos, fake, actually hindi totoo yun, walang basihan. So dapat, yung program lang ni Ka Eric ang i-suspend. Bakit yung buong SMNI, network? Buong network, lalo na yung buong network, may program na for public service, for nation building, na of course, ay yung ginagawa ng NTC is really in violation ng ating saligang batas. That's why we're asking the Court of Appeals na sana pakinggan yung prayer po natin na i-stop yung implementation ng suspension laban sa SMNI na inisyo ng NTC.